back to another vlog. So for today, it's just a regular day. Medyo extra hot today. But may plan ako ngayon. Ako kasi ang nakatoka magluto for dinner. So pagluluto ako ng chicken salpicao. And ipe-prepare ko lang muna yung ingredients bago ako mag-workout. Para after workout ko, diretso luto na lang. So samahan niyo ako. Mostly yan lang yung ingredients na guys. Bali, papalambutin ko lang tong chicken. Wala kasing nor, so ito na lang magi sabor. Tapos maliit yung nabili, so gawin na lang ng paraan. And then half lang nito. So yun lang. Habang nag-exercise ako guys, may naririnig akong mga boses. So tumingin ako, tapos nakita ko yung mga galing ng barangay. I think magbibigay na sila ng tig-isang libo bawat household galing sa City of Caloocan. Tingnan natin. Ngayon bababa na tayo para iluto kasi tapos na ako mag-workout, nakapagpahinga na rin ako. Okay, so magsa-start muna tayo sa pagtusta ng bawang. So pag tinusta natin yung bawang, tusta lang, hindi siya sunog. Alam niyo yung mga bawang na nakakain natin pag bumibili tayo ng mga peanuts, ganun. So parang ganun lang siya, brown, toasted but not burned. So yun yung i-achieve natin. Pagkatapos nyan, is kukunin uli natin yung bawang or didrain natin yung bawang. Hayaan natin yung mantika dun sa kawali. Tapos nun ipiprito natin sa same pan yung ating mushrooms. Eto, ibablanch lang natin siya and see to it na ididrain niya yung tubig kasi tingnan yung nangyari. So yun lang, parang ibablanch nyo lang siya saglit lang, mga 1 minute lang or so. Tapos after nun is ididrain ulit natin siya. Yan. So, after natin makuha yung mushrooms, ipiprito naman natin yung chicken. Yung chicken, ginawa ko siya into cubes, tapos 2 batches po siya pinrito. Hindi ko pinagsabay-sabay lahat. Mostly red meat yung nandiyan, pero may nahalo atang white meat. Kaya okay lang, basta see to it na maluto yung chicken. Tapos, yung ilalagay na natin lahat ng chicken sa pan, tapos ibabalik na natin yung mushrooms at saka yung ating toasted garlic. Kasama-samayin na natin silang lahat. Tapos haluin nyo lang mabuti. And then, ilalagay na natin yung tomato sauce. So, original style lang ata yan. Pero kahit anong tomato sauce will do. Any brand will do as well. Then, after nun, haluin natin. Tapos hayaan lang natin mag-simmer. Then, nilagyan ko siya ng 1.5. Kasi konti lang yung chicken eh. 1.5 tablespoon ng Maggi sabor. Pero, mas okay kung meron kayong more liquid seasoning. So, yun. Dahil konti lang yan, 1.5 lang. Pero, mostly, pag half a kilo, mga 2 tablespoons. So, clean as you go tayo habang nagluluto. Stir. Then, after stirring is, ipapakuluan lang natin siya. Hanggang maging okay na. Pwede nang timplahan ng salt and pepper. Ayan na nga po ang ating chicken salpicao. Enjoy!
So, ito na nga guys yung ingredients sa paggawa ng corn chicken carbonara. So, hindi na ako nakapag-intro ha, pero the next day na to, May 5. So, nagsautay na ako ng sibuyas, wala pong bawang. And then, after nun, i-dinis ako na yung corn chicken na Argentina. Stir lang tayo ng konti. And then, after nun is, nilagay ko na yung mushrooms. Tapos, stir lang natin ng konti. Ayan. Para ma-incorporate yung ingredients niya. And then, after natin haluin is, isi-simmer lang natin siya ng konti para maluto yung ating mushroom. And then, ilagay na natin yung clara ole na carbonara. Hinanaan ko lang muna yung apoy kasi hindi ko alam kung mabilis ba itong masunog kasi ang mga dairy products, mabilis po siyang masunog. So, dapat low heat lang tayo. So, yan, ilagay ko lahat ng nasa pouch. And then after nun, of course, syempre haluin natin siya. Next nun is naglagay ako ng pasta water. 1/4 cup lang ng pasta water para hindi masyadong makapal yung ating sauce. And then tinimplahan ko na siya ng pepper. Hindi na ako naglalagay ng salt, guys, kasi pampaalat na yung cheese na ilalagay natin mamaya. So, ayan na nga, nilagay ko na nga yung grated cheese. So, yan na rin yung pampatiken ko nung mismong sauce. So, haluin lang natin maigi. Pero sa point na yan, parang hindi ko nagugustuhan yung kulay niya. So, naglagay ako ng all-purpose cream. And, ayun. Isi-simmer lang natin yan. Tapos, nasa sa inyo na yan kung paano nyo siya titimplahan. And that is our corn chicken carbonara. Enjoy! Hi guys! So, pasensya na kung ngayon ako napag-intro. Mas inun ako magluto kasi I just feel like cooking kanina. And nag-crave din kasi ako ng carbonara. So, minabuti ko na lang munang magluto tapos i-share kung paano ko niluluto yun sa inyo. In all fairness, masarap siya. I'm saving it for my merienda or dinner. Marami pa naman dun sa baba. And medyo late na ako magsisimula ngayon mag-workout kasi for some reason, ang init. Yung init na hindi ko kaya. Alam nyo yun, kanina, nag-aantay lang ako sa kwarto para bumaba na yung init. Tapos nung nagdilim, umakyat na ako, diba? Pagkakyat ko, tirik na naman yung araw. So, hindi ko alam kung ano. Pero mag-stay na ako dito sa taas kasi mas okay naman na yun. Kasi pag hindi pa ako umakyat, hindi na ako makakapag-workout. So, siguro kahit mga 1 or 1.5 hour makapagpapawis, magawa ko yung routine ko and all. Mag-workout pa rin tayo today kahit mainit. So, guys, samahan niyo ako. So, yun na nga po guys, tapos na ako mag-workout today. It's already 5:22 in the afternoon. Nag-start ako mga 3:10 ng hapon, tapos natapos na ako ng 5:22. Ang saya ko kasi yung goal ko is, yung routine ko everyday is napangatawanan ko today. Hindi ako tinamad, yehey. Nung kalagitnaan na kasi ng warm-up ko, medyo lumalamig na siya. Yung nagdidilim na siya, lumalamig na siya. Hindi naman paulan, pero nawala na yung init ng araw. Siguro natatakpan na ng clouds, ganun. So, tas ano pa, umat pa yung hangin. Parang yung breeze ng hangin, medyo lumalamig na rin. Sumarap siya mag-exercise. So, yun, nasarapan ako magpapawis. Nakagawa ko ng 2 standing abs. Tsaka yung regular na ab workout ko, yun yung nagawa ko today. And then after nun, nakapag-TikTok ako. Wala lang, natutuwa lang kasi ako doon. Parang lagi kong
sinisituit na may kasamang dance yung routine ko. Kasi doon talaga ako sumasayaw. Pag sumasayaw, alam yan, masarap na cardio talaga siya. Hindi naman maraming nagawa ko. Mga dalawa lang naman siya. So, kaya ganito na yung itsura ko. Sobrang haggard. Na kahit doon sa TikTok ko, haggard ako doon eh. Pero okay lang kasi yun naman talaga yung normal. Yun naman talaga yung ito talaga. So, yun. Wala na siguro kong balak for tonight. Hindi ko alam kung gano'n nakatagal or gano'n nakaikli tong vlog na to. But, I'll be ending the vlog as of this moment. Salamat sa oras ninyo na samahan ako at manood ng mga vlogs ko. And if you enjoyed this kind of video, kindly like the video itself, kindly do subscribe on my channel, and hit the bell button para naman ma-notify kayo sa mga further videos na i-upload ko. This has been Maria Gratz. See you on my next vlog. Bye!